babala. Sa tanan mo tanaw ani nga video. Kung unsa ra jud ako nasabtan sa mong giskulahan, mo ra jud ang naa diri ah. Ayaw ko ninyo i-feel, ayaw ko ninyo i-judge kog hoy mali na siya, mali na siya. Guys, mura na kanang akong nasabtan, mura na akong gi-share sa inyo. Muna ko mutuo mo maayo og dili ah, wala tay mabuhat basta ako rang gi-share kung unsa akong nasabtan. So, guys, basta muna to. Kamo na bahala oy. Bahala mo dyan. Hi guys, welcome back to my channel. So today's video, wala na jugoy lingaw guys. So I'm going to discuss about my knowledge. Charot. But I'm going to discuss Republic Act number 7438 or the Act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation. So guys, kumana ni namo siya og discuss sa ako ang criminal investigation basta mana na siya discuss. So kung unsay na adri a mura na ko nasabtan. So guys, we're going to start. So section 1, statement of policy. It is the policy of the state to value the dignity of every human being and guarantee full respect for human rights. So, kani siya nga act, muna siya ang, what do you call that one? Kani siya nga act, gihimo ni siya para maprotektahan ang rights sa mga tao nga giaresto sa mga police o sa mga law enforcement na to. So, muna siya ang penalties kung malabag sa isa ka law enforcer or mali ang ihang pag-execute ani na law. So, under siya sa Republic Act 7438. Section 2, rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation. Duties of public officer. Any person arrested, detained, or under custodial investigation shall at all time be assisted by the council. Section 2, paragraph B, any public officer or employee or anyone acts under his order or in his place who arrests, detains, or investigate any person of commission of an offense, investigate any person for the commission of an offense shall inform the latter in the language known and to understand by him of his rights to remain silent and to have competent and independent counsel preferably for his own choice, who shall at all time to be allowed to confer privates with a person arrested, detained, or under custodial investigation. If such person cannot afford the service of his own counsel, he must be provided with a competent and independent counsel by his investigating officer. So, in the section 2, paragraph A and B, dapat na-adjoy sarili nga, kung sa ato pa, ultimo, na-ay sarili nga abogado ang tao nga giaresto. So kung makita na ninyo sa mga salida, kana mo ingon sila, you have the rights to remain silent. Kana siya, that is a Miranda doctrine under siya sa 7438 na kailangan jud nga isulti kung mag-arrest mo og person. So kung ikaw law enforcement ka, you should not forget or dili jud nimo kalimtan na isulti ang rights sa person na imuhang gi-arrest. So kung ka-memorize ka or dapat jud na memorize nimo ang Miranda doctrine, dapat once na imo na siyang i-arrest by the virtue of warrant or isulti jud nimo ang rights sa tao nga imong gi-arrest, di ba? So naay karapatan ang imuhang gi-aresto na dili mo tingog. Na siya'y karapatan na mopili sa iyang sarili nga abogado. Kung dili siya ka-afford, ang government or ang mismo ang officer pwede mag-provide or ang government pwede mo-provide sa iyaha og
kanang sarili nga council, o, di ba? So, mga ingana, di ba, kanang ginacare nila ang ilahang mga nadakpan or ilahang mga, yun na, mga detainee nila o mga ingana nila, arrested person, di ba? So, kung kahinumdum or nakamemorize mo sa Miranda Doctrine, English o Tagalog, kung unsa ang inyong gidakop, kung Bisaya ba siya, sulti ninyo siya sa Bisaya or Tagalog, kung nakasabot ba siya sa language, iniguman jud nimo og sulti sa Miranda Doctrine, mangutana mo sa inyong mangutana jud mo sa last, do you understand your rights? O dapat naa jud na siya pinaka-importante. Mutubagan ni siya o minso say nakasabot siya sa imong gisulti nga rights niya. So sa Miranda Doctrine, ang nakakabutan dito, you have the rights to remain silent. Any statement you make may be used for or against you in any court of law in the Philippines. You have the rights to have a competent and independent counsel, preferably for your own choice. If you cannot afford the service of the counsel, the government will provide one for you. Diba? So, asa kwaon ning counsel? Kung mangunta na ta asa kwaon ng counsel, kung diri sa Pilipinas, sa pau na siya, diri sa Davao, ambot lang kung sa other, basta pau na siya. Kung Dreamrog, same lang yata gyapon. I don't know kung same lang gyapon siya sa Manila or anything. Basta, diria, pau na siya. So, sa pinakalas, mangutana dyan ka, do you understand the rights? Pag matando siya, yes, o. Diba? Kasabot siya, o. Diba? Napoy, ano siya? Na siya ay Tagalog version. Ikaw ay may karapatang manahimik. Magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili, o di ba? At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito? O di ba? Tagalog siya. Kung Bisaya, kung taga Davao or something asa siya, pwede nimo siya English or kuan. As long as makasabot ang inyohang tao nga gi-arrest, o di ba? Ingana. Ingana galers. So, muna siya ang pasabot sa section 2 paragraph A and B. O di ba? So, section 2 paragraph D. Any extra confession made by a person arrested, detained or under custodial investigation shall be writing and signed by such person in the presence of his counsel or in latter absence upon valid waiver and in the presence of any parents, older brothers, sisters, his spouse, and municipal mayor, the municipal judge, district school supervisor, or priest, or minister, or gospel as chosen by him. Otherwise, such judicial confession shall be inadmissible as evidence in any proceeding. So, in section 2, paragraph D, kanang kung unsa man galing ang iyang i-confess, anything nga i-confess niya, dapat signed siya sa iyang council. Kanang gipirmahan sa council ba? So, kung mag-confess siya, dapat na iyang council, di ba? Or, kinsa man tao ang naadito ah. Murag, anayin siya ba? Kanang kinsa man ang katong mo, anayin siya nga. Gusto na ko kani, naani siya. So, dapat kung naa siya, muingon siya, gusto siya mag-confess nga na yung asawa or kuan, kinsa mang pamilya niya, kinsa man yung gusto matawagan, pare, mayor, unsa pa ba na, o kinsa pa man na gobernur, mga ingana, dapat naagid siya, naajoy ka ng pirma, at the same time, naapod ang council, diba? Mga ingana ang abot lang. The section 2, paragraph F. Any person arrested or detained or under custodial investigation
shall be allowed visit or conference with any member of his immediate family, or any medical doctor, or priest, or religious minister chosen by him or his council, or by any national non-governmental organization duly accredited by the Commission on Human Rights, or by any international non-governmental organization duly accredited by the Office of the President, the person immediately family shall include his or her spouse, fiancé, parents or child, brothers or sisters, grandparents or grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, and guardians or ward, as used in Act, custodial investigation shall include the practice of issuing an investigation to a person who investigated in the connection with an offense he suspected and to have committed without prejudice to the liability of inviting officer for a violation of the law. So guys, kumuana inyo hang gidakop na kumuana siya nga gusto na ko makita ang akong asawa, akong bana, akong anak, dili gina ninyo siya pugnan. Guys, remember nai-write sa tao ngayon yung gi-arrest. Kung gusto niya makita, go ahead. Dili ninyo siya pugnan nga makita. But, remember, kung mag-arrest mo og person, napa lang sa ilang balay, or giinyong gihatag door-to-door ang iyang warrant of arrest, gi-arrest ninyo siya, or nasa sa kalsada, or nasa sa ilang balay, tapos gi-arrest ninyo siya, hatag niyo mo inyong iyang warrant. Tapos mana siya, muli sa ko, kay akong tawagan, akong asawa. No. Kung ma-arrest ganit mo, idiretso siya dito sa, idiretso ninyo siya sa police station or kung asa ninyo siya dalon. Dapat, idiretso ninyo siya, dili. Guys, ayaw dyan pahapita ha. Muna siya remember, dili siya pahapiton. Muna siya ang yun sa mga prof, diba? Dili siya pahapiton sa masking asa nga balay, idiretso siya. Diyan na ninyo siya, or diyan na ninyo tawagon ng iyahang gusto nga makastorya pag naana siya sa station. Guys, ha, remember na, kay Diyos ko, basig simba ko, maunsa pa lang mo dito, ah, diba, na-race back. So, diretso dyan siya, mo na ang giingon sa mga. We're going to tackle about the penalties. Kung malabag ni siya sa arresting officer, malabag siya sa arresting officer nga dili masulti ang rights, mo ni siya ang mga penalties. So guys, mo ni siya ang penalties. Section 4, under gihapon siya sa 7438. Section 4, penalties. Any arresting public officer or employee or any investigating officer who failed to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation fails of his right to remain silent and to have a competent and independent counsel preferably for his own choice shall suffer a fine of 6,000 pesos. 6,000 peso ha? Or penalty of imprisonment not less than 8 years but nor more than 10 years or both. The penalty of perpetual absolute disqualification shall be also be imposed upon the investigating officer who shall be previously convicted of similar offense. The same penalty shall be imposed upon a public officer or employee or anyone acting upon orders of such investigating officer or in his place who failed to prove a complete and provides a competent and counsel to a person arrested, detained, or under custodial investigation for the commission of an offense if the latter cannot be afford the service of his own counsel. So kani nga part guys, kani siya nga penalty under ni siya sa Section 2, paragraph B.
Section 2, paragraph B. So, kung ang police or kinsa man nga officer ang nag-arrest or nag-detain sa isa ka tao, nga wala niya gisulti ang Miranda rights or ang doctrine, ma-punish or makasuhan or mag-penalty og 6,000, then 8 years, but not more than 10 years siya mapriso. Tungod lang anang Miranda rights, so dapat kailangan jud ngayon nyo na memorize son og i-familiarize ang Miranda doctrine. Masking kapila pa na nimo balikon, kutahay no, naghatag na ka warrant of arrest, nagpronounce ka og Miranda doctrine, pag abot nimo dito asa station, magpronounce na po kag Miranda doctrine, pag maabot yung council, magkuha na po kag Miranda doctrine, kay para di jud ka kalimot, Diyos ko, 6 mil, tapos utso, Diyos ko, 8 years! Diba, lisod ka ayon ng mga inganang ang butang. Kailangan jud na, dili jud ninyo kalimtan og, dili nyo kalimtan og, sulti ang doctrine. So, lisod ka ayon, diba? Lain san. So guys, remember, the word perpetual absolute disqualification, pagsabot ako ani, pwede siya matanggal. Ang officer, pwede matanggal sa serbisyo pag dili ni niya ma-perform. Ano may ingani? Feel, ingan akong pagsabot ta, makalimot po. Basta, maringan akong, ingani akong pagsabot sa iya ha, kanang matanggal siya sa iyang serbisyo. Ingan ako, di ba? Section 4, paragraph B. Any person who obstructs, prevent, or prohibits any lawyer, any member of immediate family, of person arrested, detained or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or religious minister, or by his counsel, from visiting and conferring privately, chosen by him or by any member of his immediate family with him, or from examining the treating him, or from ministering to his spiritual need at any hour of the day or in urgent case of the night, shall suffer the penalty of imprisonment less than 4 years nor more than 6 years, and a fine of 4,000 pesos. So guys, kani siya nga part, penalty ni siya under, I think, section 2, paragraph F. Kani siya. Kanang obstruct, kanang, kumingugod siya, patahay, ang inyong arrest no, mo, ano siya nga. Gusto na ako mag-story ako, asawa akong ba naman. Mana ganyan siya. Mana ganyan ang police nga, dili. Muni sila ang fine. 4,000 peso. Tapos mapriso siya og 4 years nor more than 6 years. O, diba? So, kumuingon gani siya nga, gusto na ako makita ang akong bana, akong asawa, gusto ko magkuan, dapat ipa-check up siya kung na siya mga kuan, kumuingon siya medical, o kung dagaan, hatagan dyan ninyo siya medical, doctor, i-check dyan ninyo ang iyohang vitals and everything sa iyang lawas, kung naaba siya kanang mga sakit-sakit and an-ana. Kung gusto niya makastorya, pari, governor, mayor, kung kinsa yang gusto makastorya, dapat ihatag na inyo. Kay why? Para dili mo mapriso. Diba? Kamu ang nagpriso, tapos mapriso na noon mo. So, lain ka, ayun no. So, dapat, kung mo request gani siya, go. Ihatag sa iya. Kay iha ng rights. As the Miranda Doctrine, diba? Kung kinsa yang gusto, hindi siya musulti kung kamu-kamu lang, dili pwede na ha. Police, o kanang, ang inyo lang giimbestigahan ang inyohang kuan. Police o ang detainee or kinsa pa na kanya yung arrest nga tao, kung kamo-kamo lang niya, walay counsel, guys, mapriso mo ana. Promise, mapriso mo ana. So, kailangan dapat na-adjud ihang counsel. Kay muna ang balimurag kanang iyang defendant. Siya ang imuhang kanang dakumbuhing saksi kanang ana. Mga inganang abutang, o, diba? So, muna siya. So, naay penalty pag dili ninyo masulti ang inyohang, ang iyahang rights sa inyohang gidakop, sa inyong gidetain. Naapod mo'y
penalty kung inyuhang kanang babagan, ana, babagan ang iyang gusto nga makastorya, kung kinsa yang gusto makastorya. Kung babagan ang inyo, guys, naadjud mo'y kuan, naadjud mo'y penalty, ana. So, don't forget the penalty. Remember, ang penalty, pag inyuha siyang kanang malimtan ninyo, o sulit kaya iyang rights, 6,000 guys ha, 6,000 tapos 8 years but not more than 10 years ang imprisonment. Kung inyuhang babagan ang iyang gustong makaistorya or inyong pagbawalan siya, ang inyuhang fine is 4,000 pesos tapos ang inyuhang imprisonment is 4 years nor more than 6 years. O di ba? So lain kaayo guys, so muna kailangan remember, hinumduman na ninyo sila tanan. Kay it's a very important thing under or in a custodial investigation sa isa ka arrested office, arrested person, o, diba? So guys, if you learned something in this video, just leave a thumbs up. And if you have comment, just comment in the comment box section below. And please subscribe my channel. Subscribe, like, and share. Bye! See you in the next video!